mga viewers, no, ako nga pala si Raul Canope, no, isang charity vlogger na sisimula natin sa araw na ito. Ngayon, araw pala ngayon is May 20, 2023. So naisipan natin gumawa ng charity dito sa mismong lugar namin, no. Gusto ko i-start yung charity dito sa lugar namin dahil dito tayo tumagal sa lugar na to. So ito, simulan natin. Gusto kong tulungan tong lugar na to kasi tong lugar na to is previously mining company. Ang pangalan ng lugar nito, yung corporation na nag-ano dito, is Zambales Base Metals Incorporated. So pinangalan tong lugar na ito sa company ng minang ito nung una. Sitio Zambales to, ang barangay niya, under siya ng barangay Baluno, Zamboanga City. So andito tayo ngayon, no, papakita ko sa inyo ang simbahan kasi gusto natin tulungan tong simbahan may ayos kasi parang napababaya na sa likuran ko. Ito ngayon ang simbahan, ayan, no, tingnan nyo, medyo napababaya ng simbahan na. Medyo sayang yung gastos ni Father Nephew, yung missionary na Italian. So tara, tingnan natin. Ito yung simbahan na yan, papunta dito. Ang papagawa nito yung si missionary na Italian priest. Ayan, no. Ayan, gusto natin gawan ng tawag yan, screen, na alamin naman para hindi makapasok yung mga ibon. Sa ngayon, pinamamaya na ng mga ibon. Ayan, oh. Kaya, hindi na maganda. Maganda itong may ayos. At para naman may mapaganoan dito, ang napakabaya na siya. So, ito yung pinipicture ko muna para at least yung mga tao may pag-dadarosan ng misa. Bihira na nagbimisa ang pare dito. Nakasign nato dito yung isang Bangladesh sa tanah pare. Ayan, o. Tignan mo, pinamamaya na ng mga ibon. So, hindi na namin tinangmayos. So, hopefully, magawa natin to ng paraan. Enclose natin yan ng aluminum at saka screen, malagyan man lang para hindi na makapasok yung ibon. So papakita ko sa inyo yung paligid ng simbahan. Napakaganda ng lugar. Sayang kung pababayaan lang natin. Ito yung eskwelahan na tabi ng nasa taas tong simbahan ito. Tapos nasa baba niya yung eskwelahan elementary, Zambami. Yung Zambami na yan, abbreviation yan ng Zambales Base Metals, INC, kaya tinawag na Zambami. Pero yung lugar is ipinangalan sa ano ng company, Sitio Zambales. Ito yung Sitio Zambales na tinatawag yan, no? Ang ganda ng lugar kasi maraming puno. Saka natural na natural siya. Dating may mga bahayan dyan sa likuran yan. Ito yung eskulahan. Yung mga bata. Yung mga nag-aaral dito. Yung mga naiwan dito na hindi na umanis sa lugar na to. Ayan, oh. Oh, yung likuran dyan sa ano ng basketball court. Yung bahay dyan. Yan ang original na bahay na ano ng company. So yan na lang naiwan. Kasi matagal na nagsara ang company dito. Last na nag
operate ata ng company dito is 1986. So 1986 hanggang ngayon ilang taon na. Most likely na almost 40 years na siyang dito na operate. So yung mga naiwan dito, mga nagkakaingin na lang, no, mga farmers tsaka kawawa. Napakaganda sana ng lugar na ma-develop to at magkawang isang tourist destination in the future. So since napabayaan na rin to ng gobyerno dahil hindi na inaayos gaano yung daan, so sana matulungan natin sila na maiayos yung komunidad na ito. Kaya naisipan kong mag-vlogging para ano yung mga proceeds at saka yung kita na makukuha natin o mga donations na makukuha natin ay may paayos at matulungan yung mga bata dito na nandito. Kasi nakakakawa. So tara, tingnan natin dito isa sa magiging project natin in the future. Actually, nag-i-start na kami dito. Yung una natin ginagawa ay yung, kasi nung dumating ako dito, nung COVID time, nung pagdating ko dito, sobrang dilim. Kaya ito, pinayos natin, nilagyan natin ng solar light kasi hindi nakakabot ang kuryente dito. Napakadilim talaga. Pero ngayon, medyo okay na siya sa gabi. Papakita ko na lang sa inyo mamayang gabi. Ito yung solar. Isa to sa solar light na ginawa natin. Yung labor niyan, pintakasi lang, no? Pero yung materials at saka yung simento, lahat-lahat, umabot niya ng 7,500 pesos. So, hindi tayo humingi sa vlogging kasi ngayon lang tayo nag-i-start. Yun na naisipan namin mag-vlogging para kasi hindi na kaya kung personal at saka kaibigan lang, hinga ng mga tulong ng mga kaibigan. So ito, naisipan kong mag-vlogging para kung ano yung kita o may mga donations man na gustong tumulong, may mga magagandang puso para tulungan kami rito. Makakuha kami kahit konti man lang na donation sa mga viewers. So hopefully marami tayong makukuhang donors sa project na to. Ito, tara. Iyan ang una naming ano yun. Ayun, nandun sa ano din na yun. No? Mga nasa ilang piraso na itong nagawa natin na solar lights dito. Dito sa simbahan, dalawa ata. Dalawa yan. Tapos meron pa tayong tawag niyan indoor na solar light. Ayan, so indoor rin yan solar light yan, no? Yan. Nakikita niyo siya, nag-charge siya, nag-blink, nag-charge yan. Ito nagla-light din ito, pero nagtataka ako bakit walang light siya, hindi siya nag-charge, baka hindi pa nabutan ng init. Tingnan natin doon sa kabila. Papasyal ko kayo para at least makikita rin nyo kung ano yung ano ng solar light dito sa simbahan. Sana maayos natin tong mayroong makatulong sa atin na ayusin yung simbahan. Kasi yun ang pinaka maganda na nakatira is mayroong ano sa ano ng juice, no? So hopefully ma-revive natin ang activities ng church dito sa Zambales. Ayan, isang solar din yan. Hindi rin nagcha-charge. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nagcha-charge. Ayun, nagcha-charge pala. Ayan, oh. Kita nyo, nag-blink yung green. Kulay green. So, nagcha-charge siya. So, tara. Puntahan natin yung iba para makikita nyo kung saan yung mga ibang solar lights na na-install natin. Dito, sa dati, naglagay dito tayo ng temporaring solar light dito, pero sa kasabang palad, nung bagyo, natumba.
So ilalagay din natin yan, naghahanap pa tayo ng pundo para, kasi dati nilagay namin ano lang, bambu. Eh nasira yung bambu nung malakas ang bagyo, natumba. So yung solar lights eh tinago muna natin. So nag-aantay tayo na mayroong mag-donate ng na para sa pipe tubo. Kung may mag-donate, ilagay natin ulit. Yung tubo ngayon nasa 2,500 ata isa. So kung may mag-donate niyan, ilalagay natin ulit 'yan. Tara, punta tayo sa ibang solar lights at para makita nyo. Ito yung daan papunta doon sa baba. Medyo hindi na na maintain ng mayos. So hopefully makagawa tayo ng paraan, makakuha tayo ng pundo para mapatrim natin yung damo. So pasensya na po, medyo hindi tuloy-tuloy yung pagsasalita natin kasi hindi tayo Tagalog speaker, no? Bisaya po ako at saka minsan hindi natin mabigkas sa maayos na pagka-Tagalog. So pasensya na po. Yan. Ito, papunta tayo dito sa ano. Papakita ko sa inyo yung ano ng ibang solar light dito sa Zambales. Yan. Okay. Ito yung basketball court dito sa Zambales base. Ayan, oh. Dati pa itong basketball court ng company na nag-ooperate pa. So ginamit na ito ng schools sa ngayon dahil sila ang nandyan. Dati may ano yan dyan, mayroong tawag nyan, yung ano bang tawag nyan sa Tagalog, nakalimutan ko ata. Bakod, may bakod yan dyan sa ano na yan at nasa labas tong basketball court. So ngayon ginamit na ng schools, no? So nandiyan na sila, open na ngayon yan, ginamit na na yun sa eskulahan. So meron din so, tayong solar dyan, yan donated dyan ni Larry Jaramillo, oh. Yung solar na yan dito, meron din tayong solar na tayo ang nagpapagawa, tayo ang gumastos nito sa sariling bulsa, no? Ayan, oh. So dalawang solar. So tara, dalhin naman natin tayo sa tingnan natin doon sa unahan. Kapakita ko sa inyo yung mga solar light na ginawa natin dito. Yan ang project natin dati. Actually kulang pa to para magiging maliwanag na ang lugar kasi pagkatuwing gabi kung wala talagang solar lights, wala rin, hindi rin nakaabot dito ng electrification ng Samsel ko. Sobrang dilim, no? So kuwan talaga, madilim na madilim talaga ito. Isang solar light din na dinonate ni ng ibang ano, isang kasamahan natin dati sa Zambales. Ayan, oh. Tapos punta tayo dun sa iba. Ayan, yung isang solar light din yan, oh. Ayan din, oh. Tapos meron pa dun isa. Ayan, eh. Oh. Ito yung papunta sa tabi ng eskulahan, papunta ito doon sa
lower lead zone. Ang pangalan kasi ng mga zoning dito is pinangalan din sa mga metals kasi nga mining company ito dati. Going to the lower lead zone ito. Tapos sa harap niyan is yung copper zone. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan yung isang solar light. Tapos meron pa ata doon sa kabila. Yung solar light pala dito, natumba din ito. Ano, natanggal. Natanggal siya, hindi siya natumba. Natanggal siya nung kasagsagan din ng bagyo. So hindi pa natin nilagay kasi nag-twist talaga siya. So ilalagay din natin yan. Babalik natin yan. Yan o. Nung kasagsagan ng bagyo. Pero hindi naman siya natumba yung poste. Maliit lang siya na tubo pero matibay siya kasi dilagyan namin yan sa loob ng simento. Matibay siya, tingnan mo. Yung ano lang, yung mismong solar light lang ang walay kasi nga ang lakas ng hangin, no. Yan. So hanggang dito lang yan siya. Yung solar light natin. So doon sa bandang huli medyo madilim na siya pagkagabi. Madilim na talaga siya. Ayan, no. Kasi wala ng solar light dito. So yun ang gagawa natin ng paraan. Ang kung may kikitain man tayo sa daging, dito natin nalalagay yung ibang solar lights. So tayo nang gagawa ng paraan paano magiging maliwanag ang lugar. Kasi sayang ang lugar. Dito papakita ko sa inyo. Ito yung tinatawag na copper zone. Oh, yan yung sa ano ka ng ilog. May ilog diyan sa gitna. Tapos pagdating niyan, yun. Copper zone na yan, oh. Yung bahay na yun, yun ang bahay ni Fiscal Arojo. Tapos dito sa atin, oh. Ito yung lugar ng copper zone na yun, oh. May maliit to na tinatayo nating rest house. Ayan, no. Maliit. Barong ba. Pero tapos may mga bahay na rin dito. Ayan mga bahay. Ito yung kumuming. Ito yung mga taon dito na umasa sa farming. Sila ang naiiwan. O, tapos may mga ano pa dito. Nasa total of 300 houses ata. So kawawa talaga yung ibang mga bata. Dahil yun iba talaga. Ano lang sila, umaasa lang sila sa farming. Minsan may kita, minsan wala. So dun sa taas, no, sa taas ng bundok, makikita niyo may bahay dun dyan, no, dun sa taas. Oh, kinaumping yan yung bahay na yun. So, makikita niyo guys, oh, yun, ito yung itsura ng Zambales. May mga puno. Ang daming puno talaga dito. Nature na nature talaga siya. So, tara, ikot ko kayo doon sa kabila. Yan, sa likod niyan, makikita nyo. Ang daming puno. Virgin forest pa yung likod na yan. Kaya dyan nanggagaling yung tubig. Sa 28 parang guys ata ang sinusuportahan niya sa Zamboanga City. 28 compost of 28 parang guys. Ayan, oh, makikita niyo virgin forest pa yan, mga punong kahoy yan na hindi pa na ano ng tao. Ang daming hayop yan, mga unggoy, may mga kalaw, malalaking ahas, ayong deer, meron din dyan baboy ramo. Ang daming baboy ramo dyan, oh. Makikita nyo guys, oh, itutom ko, ah. Ayan. Ayan, virgin forest pa yan, yung lugar na yan. So, makikita nyo, oh, virgin forest pa yung lugar na yan. Ah, puntahan din natin yung isang magiging iniisip namin proposed project, no? Kasi malapit na maputol yung
tawag niyan, yung daan papunta dun sa tailing span. So isa yan sa magiging project natin. Ako tayo ng para gagamitin natin, no, na tawag ng bakal. So, para papakita ko sa inyo yung magiging project natin na gagawin. Lilikot pa kami ng pundo. So makakapagano na kami ng pundo, i-start na natin yung project na yan. Sana makakuha ng mga donations sa ibang mga may malambot na puso. Ito. Oh, ito yung tulay na pinagawa rin ni Father Nephew nung una. Ayan o. So kung wala itong tulay na ito, wala nang madadaanan yung mga bata. And walang gobyerno na tumulong ito, ha. Wala. Sariling ano to, sariling sikap, pintakase yung labor nito. Yung materials bigay ni Father Nephew. Dito, yung daan dito, papunta dun sa taas. Na saan yung nakatira yung ibang mga bata na nag-aaral dito sa paralan, dito sila dumadaan. Malapit na siyang maputol. Ayan o, kita ko sa inyo. Ayan o, malapit na maputol. So actually yung mga tao rito humingi na rin ng tulong sa mga gobyerno, pero hanggang ngayon wala pa rin, walang ano kung kailan to magagawa ng paraan. So dito nag ano kami mga tao rito na gagawa ng sarili naming aksyon, no, sariling na magagawa ng paraan para hindi ito matuluyang maputol yung daan na to. Kasi once na maputol to, wala na talagang madadaanan papunta doon sa iba't ibang bahay ng mga nakatira dito na nasa bundok. So gagawa tayo dito ng stopper, no? Yung tawag stopper, para pagkaumulan masasangga siya, area of problem. So, sa ngayon meron na nag-donate na simento, abot nata ng 55 bags na simento. 55 na ang nag-donate, pero wala pang nag-donate ng bakal. So sinimula natin, no, mag-donate tayo ng tawag niyan, ng limang bakal. So sana kung may makapanood sa atin na willing silang mag-donate, may mga mabuting puso, makapag-donate sila, maganda sana, no, na may para may start na natin yung ano, yung proyekto dito. Dito tayo maglalagay ng stopper. Yung tao pintakasi lang, no, pero humingi ng ano ang tao na sana magkaroon man lang ng ano na makakain sila dito yan, no. Yun ang magiging tapos, dandahan patatambakan to, oh. Ayun, malapit na maputol ang daan. So sana magagawa to ng paraan at para may madadaanan pa yung mga batang na pumapasok araw-araw. Puputulin ko muna yung ano ko, yung video ko, kasi may kailangan tasintay, no, sandali lang.